10 po na umaga, May 3, 2024, araw po ng Friday. Makibigan, nandyan pa po yung Haring Buwan. No? Yung buwan, nandyan pa po. So, yan ang buwan, makibigan. Makikita pa po natin. No? So, tawag po sa amin noon, parang lati eh, sa Ilonggo. No? Pero, parang quarter siya. Eh. Parang quarter po siya. So, ibang ko kung ano sa Tagalog, no? Kasi para mayroon kanya-kanyang tawag po. So, dito mga kaibigan, sa buwan, nagpapahiwatig na ano siya. Na napakapalad po natin dahil nandyan siya, no? Ano man ang mangyari, nandyan ang buwan. Basta wala lang siyang ulap, no? Makikita natin ang buwan, no? Lumiliwanag ang buong sanlibutan. Maliba na lang, maliba sa ibang part ng mundo na araw sa kanila. So, kaya ano siya, no? Wala, of course, walang buwan. Araw ang lumabas. Araw ang makikita. Pero ngayon, dito sa atin sa bansang Pilipinas, ito yung buwan, no? 5:14, pero nandyan pa siya. Baka lulubog yan ng pagsikat na rin ng araw, no? Parang palitan po sila. Napakapalad po natin makibigan na tayo ay nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan po natin bago niya tayo lalangin, no? Kaya napakapalad po natin. Kaya ibig sabihin na love tayo ng ating Panginoon. Dito sa Psalms 33, aking pong iko-quote makibigan na sa utos ng Diyos, nagawa po yung araw, ang buwan at talang marikit. So yun yung kuwan niya, no? Parang yun ang tug niya. So kaya makibigan, napakaganda po talaga, no? Kaya tayo na mga nilalang ng Diyos, napakaganda kung ingatan din natin yung creation ng ating Panginoon. So tulad nito, no? So yung araw, wala tayong problema doon, no? Ang ibig sabihin lang po doon ay yung mga, halimbawa, kahoy, mga iba pang manilalang ni Lord, dapat ingatan natin tulad nitong mga punong kahoy, no? So, tulad nitong mga punong kahoy, dapat maging makakalikasan po tayo. So, biro mo yan, no? Makikita natin yung mga ibon, no? Lipad-lipad, no? So, kung wala sila, walang punong kahoy, wala silang dadapuan, no? O kaya mayroon lang maliliit na ibon, pero sa gabi mayroon daw po ritong mga malalaking ibon, no? Na dumadapo, lalong-lalo na dito sa mga mayayabong na Baliti Tree o kaya lunok sa Ilonggo. So yan, no? Makikita natin, tapos yung mamangga at iba pang mga punong kahoy. So kaya makibigan, napakaganda po talaga pag may punong kahoy. Kaya magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo na magtanim tayo, no? Ng maraming punong kahoy. Naalala ko isang teacher na magaling siya, no? Sabi niya, it takes a long years for a small tree to become a big tree, no? So parang napakaganda yung kanyang sinabi dahil totoo naman, no? So lilipas ang maraming taon para lumaki ang mga maliliit na punong kahoy na magiging malaking punong kahoy. Kaya makibigan, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. God bless us all.